ay bato. Ang imahe ng San Pedro ay may dalang tabang at susi bilang tanda ng kanyang katapangan at pamumuno. Ang manok ay simbolo ng kanyang pagtatatwa kay Jesus noong gabi ng pagdakip. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Tony at Ginang Maring David at pamilya. San Pedro, ipanalangin mo kami. San Andres, si San Andres ay isinilang sa Bethsaida sa tabi ng dagat ng Galilea. Ang hanap buhay niya ay pamamalakayan. Siya ay unang naging alagad ni San Juan Bautista bago siya naging alagad ni Cristo. Siya rin ang nagsama sa kanyang kapatid o sa San Pedro at Cristo pagkatapos siya Pentecostes. At sila ay pinako sa krus ng Lupis Ecclus. Ito ay nangyari sa Patras, Gresya. Si San Andres ay patron ng Gresya at Escocia. Ang imahe ni San Andres ay nasa pangalaga ng Lupis Ecclus. Opo, ipanalangin na kami. Apostol Santiago El Mayor. Si Santiago ay anak ni Zebedeo at Salome at matandang kapatid ni San Juan Evangelista. Siya ay naging apostol ng Panginoon at siya at si Juan ay tinawag ng mga anak ng pulog ng Panginoon dahil sa kanilang kapusukan. Sinasabing si Apostol Santiago ay nagtungo sa Espanya upang palaganapin ang pananampalataya at sa kanya'y nagpakita ang Birheng del Pilar. Ang kanyang relikya ay nasa Compostela, Espanya, pinsinang Espanya at nagsakit ng reumatismo. Si Santiago ay nakakabayong maputi kung ilalarawan. Ang imahe ni Santiago El Mayor ay nasa pangangalaga ni Kapitan Enrico at Ginang Rosana Cruz at pamilya. Apostol Santiago El Mayor, San Felipe. Si San Felipe ay saksi sa mga milagro ng ating Panginoon. Ayan pa. Isa na dito ang limang pinatay at dalawang isda. Isa si San Felipe na nagbibayad sa mga apostol upang makinig at sumunod sa ating Panginoon. Isa na dito si San Bartolome. Isang sangkong martir na namatay sa pamamagitan ng pagkali sa krus habang siya ay pinagbabago. Ang imahe ni San Felipe ay nasa pangalaga ni Ginoong Raminal Santos at pamilya. San Felipe, ipanalangin mo kami. San Bartolome. Si San Bartolome ay isa sa 12 apostol ng ating Panginoong Jesus. Ang tunay niyang pangalan ay Nathaniel na nakita ng Panginoon na nasa ilalim ng puno ng igos bago pa sila magtagpo. Sila ay nakilala ni Jesus sa pamamagitan ni San Felipe. Sa mga kasulatan, sinasabi maraming tala ng milagro noong siya ay nabubuhay pa. Ang dahilan kung bakit siya ay may dalang itak, dahil ito ang siyang ginamit sa kanya nang siya ay balatang buhay noong siya ay patayin sa Armenia, kung saan pinangaral niya ang mabuting balita ni Jesus. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Ginang Aurora Abayon at pamilya. San Bartolome, ipanalangin mo kami. Bayong mama. Santo Tomas. Si Tomas na ang ngalan sa Arameno ay Tambay. Siya ay taga-Galileo at mapalay na nag-isa sa dalawang apostol ng Panginoon. Kilala si Tomas na hindi naniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit naniwala rin naman nang makita niya at mahawakan ang mga sugat ng Panginoon. Pagkababa ng Espiritu Santo, sinasabi si Tomas ay nagtungo sa presya at iya. Sa pamamagitan ng pagsibat sa kanya, siya ay namatay. Siya'y pintakasi ng mga arkitekto. Ang imahe ni Santo Tomas ay nasa pangalaga ni Ginoong Dex Paul at Inang Ana Patricia Ramos at pamilya. Apostol Santo Tomas, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago El Menor. Si Santiago na bata, anak ni Alfeo, ay isa sa mga naging unang alagad ni Jesus. Siya ay kadalasang kinikilala kay Santiago ang kaunti. May ilang mga dalubhasa ng Santiago ito ang siyang tumanggap o bumati kay San Pablo sa Jerusalem
noong panahong marami ang hindi naniniwala sa pagbabagong kalooban sa pananampalataya patungo sa mismo San Pablo. Si Maria Jacobe ang ina ng Santiago ito. Sa tradisyon ng simbahan, siya ang kauna-unahang obispo ng Jerusalem. Ang imahe ni Santiago Minor ay nasa pangangalaga ni Ginang Evangeline Cristobal at pamilya. Apostol Santiago El Menor. Iba na lang na kami. Ang mga tagpo sa buhay pagpapakasakit ni Cristo. La despedida. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanya. Ang tagpo ng pamamaalam na tayo. Let's go! Ay nakikita lamang sa libro ng pasyomahan. Okay! Here we go! Ang gunawa ng pasyomahan na ginagamit sa mga pabasa. Naniniwala ito na bago nagsimula ang ministro. Dalapat pala, sorry. Upang tukin kung ano ang nasusulat. Okay, let's go. Sa number 10 tayo. O Jesus, masiguring anak ng Birhen Maria.